Mabuting araw guys. Welcome po muli sa ating YouTube channel, LJ Family Vlogs. Ngayon ay magpapalit po tayo ng fog light ng Mitsubishi Montero Gen 3. Ito po ang ating fog light na napili, itong Apollo 6500K Series H11. Ito yung mga specs niya. X7 Series X Apollo, plug type niya or ang socket niya is H11. Wattage per pair is 180 watts, 40,000 lumens. Meron siyang 9 to 20 volts na voltahe. The color temperature is 6,500K. At meron na rin siyang built-in decoder. Siyang 3 years R&D experience, design USA. Plug and play, X7 high illuminant, customized chip. Auto cooling system, 50,000 hours lifespan. At ang headquarters daw nitong X7 is 601 S. Magnolia Avenue, Anaheim, California, 92804, United States. So, unbox na natin guys. Sealed yung item natin. Nabili nga pala natin to sa Lazada. Post ko yung link sa description down below para malaman nyo kung saan yung legit na pwedeng pagbila nito. Tingnan natin yung ano, ang nasa loob ng maduwagang kahon. Product manual para sa H4, H7 at H11. Meron na pala siyang instructions dito. Meron siyang warranty information. Meron siyang X7. X7 na speaker. Tapos, ito na yung ating item. Wow, ang ganda. Ito yung mismong socket. H11 siya. LED. So, ingatan lang natin, huwag natin hahawakan yan. Kasi magkakaroon ng ano yan. Nang marka pag nahawakan daw yan. So, ingatan natin, huwag mahawakan. May built-in decoder na pala siya eh. Ganda ng socket. Try na natin kabit guys. Yan sa pagtanggal o pagkabit nitong ating fog light, unahin nating tanggalin itong assembly niya. Ito, meron tayong gamit dito na pantanggal. Ayan, dalawa. Unahin natin dito. Tutunog dyan, guys. Dito rin. Hindi lang siyang tanggalin, di ba? Ganun lang. Sa una lang mahirap. Lahat naman sa una lang mahirap. Tapos ito, meron siyang tatlong screw. 1, 2, 3. So yun, tatanggalin natin. 1, 2, 3. Tanggalin natin yan. Pagtanggal, counterclockwise lang. Ingatan lang natin yung screw. And then ito, may isa pa dito. Ito na yung luma nating ano, socket. Lumang bulb or lumang bumbilya. Bihitin lang siya. Yan, pa-counterclockwise. Recorder niya, tanggalin din natin dito. Nakabit naman yan. Yan. Kasi dapat kailangan nating ingatan yan na huwag mahawakan o mahulog. Kasi pag naalikabukan o nahawakan yan, magkakaroon ng marka yan sa ilaw. So be careful na lang. Yan, may palatandaan yan guys kung paano natin ipapasok. Yan. Dapat magkapareho yan yung socket nito. Yan, tatlo. Yan, magkapareho naman sila guys. Pareho yung H11. Yung pinaka-crucial dito, dapat kasi tama yung pagpasok mo.
Ito na guys, nakakabit na natin. So, pagkabit niyan is sasalpak dyan, tapos ikutin siya ang counterclockwise. Tapos para tanggalin naman is ang paglagay is or ang pagtanggal niya is counterclockwise, pero para ikabit naman is clockwise siya. So, kabit na natin to guys. Ito, meron na siyang sariling decoder, tapos sasalpak na lang siya dito. So, kung ano yung mayroong plus or minus, ha, dapat nakatapat siya dito. Yun, liwanag na. Yun, 40,000 lumens. Sobrang liwanag naman. Sobrang liwanag niya ito, guys. Pero pwede niyo naman siyang i-adjust para hindi nakakasilaw. Para hindi siya nakakasilaw sa mga kasalubong. Meron siyang adjustan dito, ayan. Para ma-adjust yan is pinipihit lang yan ng screwdriver. Pinipihit lang naman yan ng screwdriver dito. So, i-try natin dito kung paano mag- pakita ko sa inyo kung paano mag-adjust. And paano mag-adjust ng ilaw para tumapat siya ng mas nakaangat o mas nakababa. Ito. Pasok lang siya dyan. Tapos pwede mo siya ikot-kutin. Ma-adjust na yan. Paikot lang. O kung gusto nyo mas mababa, pakabila naman. Kutin lang yan guys. Masak na rin dito. O medyo umangat siya. So babalik lang natin. For the sake lang na makita nyo guys kung paano. Ayan, nakatungo na siya sa lupa. So, siguro hindi na mabablind yung ating kasalubong yan. Hindi na siya magagalit yan. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Ayan, natanggal na natin yung assembly. Yung cover. Assembly cover. Tanggalin rin natin itong tatlong screw na nandito. Mayroon pa yung isa yan dito. Tatlo lang yan guys, kagaya nung nasa kabila, nasa left side, nasa driver side. Ang meron lang dito is yan. Dito sa parting to, wala talaga yan. Para ma-adjust, up or down yan, i-hit nyo lang. Pakaliwa o pakanan. Well, kung saan din yung ganyan, yung plus, yung positive or minus or negative na sign, dito rin yan sa taas nakalagay. Kasi kung pakabila nyo siya ipapasok, hindi siya sisindi. So tama dapat yung orientation yan. Plus, minus, positive, negative. Yan guys, kabit na natin. Yan. O yun o, oh. Yun din na. Ang lakas, 40,000 lumens of brightness. Yan. Luminosity is 40,000 lumens. Very, very bright. Magkita yung pusa na nandun. Pero adjust natin yan. Siguro pababay natin yung ilaw para hindi nakakasilaw sa kasalubong natin. Makabit na rin natin itong isa pa. Dito yan. Sa bandang pa. Dito po siya sa banda rito. Sa mga bandang taas na loob na area. Kabit na siya. Ito, wala po talaga yan. Blanco po yan. So, isa lang, dalawa at tatlo. 1, 2, and 3. Yun lang po. Ang screw po niya talaga. Isan muna natin yung ilaw. Yun, lakas. Subukan natin na yun, headlight. Ito, fog light lang. And guys, naikawit na natin yung ating fog light. It's 11. Kikibit ko na rin siya dito. Ito natin dito. Ang liwanag talaga. Napakaliwanag. 40,000 lumens. Yan, naikabit ko na rin siya dito sa kabila.
paano siya tinanggal, ganun din naman, other side lang. Unahin lang muna yung assembly. Ito. Tapos tanggalin na yung tatlong screw. Then kakabit na natin ngayon. Naikabit na natin ang ating fog light na H11 sa ating Montero Gen 3 para ma-adjust natin yung taas or pagbaba ng tutok ng fog light. So ito, ipapasok natin dun sa kanina sa dito sa outlet na to. Ayan, papasok natin dyan. Merong butas dyan sa loob, no? Sinundang loob. Ang kaninang tinuturo natin. So, ipipihit ko lang siya para siya tumaas pa-clockwise. Ganyan. So, para bumaba naman is counterclockwise naman. Ganyan. Ayan, nai-adjust na natin ng maayos. So, ito na yung kinalabasan yan. Ayan ah, fog light pa lang yan, guys. Ayan, ganyan na siya ka-liwanag. So, 40,000 lumens. Yan na yun yung fog light natin na naikabit. Pakita lang natin kung bubuksan pa natin yung ating headlight. Itong ating headlight kasi is tricolor din. Yan, merong headlight. Yan, fog light lang. So, parang mas maliwanag pa nga yung fog light. Yan, may fog light na siya. Tsaka headlight. Yan, fog light lang. Yan. Yan, fog light lang yan. Ito, wala. Parking light lang yan. So, buksan natin. Headlight lang. Yan, kasama ang fog light. Yan. Tricolor kasi to. So, check natin kung sa dilaw naman or super yellow. Yan, headlight lang na super yellow. May fog light na 40,000 lumens. Try natin yung ibang color. Yan, white lang na headlight. Fog light na 40,000 lumens. Ito, super yellow. Kita na natin yan. Ito yung yellow. Headlight na yellow. Fog light na merong kasamang headlight. 40,000 lumens of brightness. So yan, tama yung mga na-review natin. Mga review natin or na check nating mga comments sa review sa seller ng X7 sa Lazada. So post natin yung link sa description down below para makakuha din kayo if ever you want this. Yan. Hindi kayo magkakamali sa pagbili nitong X7 Apollo 6700K series. Yan, napakaliwanag, guys. Liwanag talaga siya. Kabit na natin tong cover, fog light cover. Yan. Dali lang naman siyang ikabit, guys. Yan. Yan, tutulak lang naman yan. Yan. Isang tulakan lang, di ba? Kabit na. So, no need na magpagawa. Pwede kayong mag-DIY. Oh, di ba? Okay na. Kabit ko lang yung isa pa dito. Okay na yung adjustment ng ilaw natin. So, kabit na natin itong cover. Ganun din naman. Paano siya kinabit? Ganun din siya. Ipupush lang. Tapat nyo lang siya dyan. Yan yung mga ngipin niya. Tatapat lang yan sa mga butas dito. Yan. Dito, yan. And then, you force it. Force it hard. Yan. Tutunog naman yan kung nakalapat na siya. So, that's it. Ganun lang, guys. So, diba, napakadali lang mag-DIY. So, sana huwag niyong kalimutan na mag-click ng like, comment, share, and subscribe para updated tayo sa mga ating mga bagong videos. Dan pakita uli natin kung gano'ng kaliwanag. Wala pang ano yan, ha? Wala pang high beam. Wala pang high beam yan, ha? Low beam pa lang yan. So, check natin dito kung gano'ng lakas uli yung low high beam.
Oo, hanggang doon na sa puno. Mga low beam, high beam. Low beam, high beam. So that's it guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!